gaano ba magmahal si Sabrina? Parang, paano, gaano kalaki ang ibinibigay mo pag ikaw ay nagmamahal? Ay, 1 to 10. Ngayon, ano na lang? 8. 8 talaga? Kasi, 100 lumampas, diba? 10. So, 10. Toto. Dati kasi 10. Tapos natutunan ko doon sa first relationship ko na dapat magtitira ako sa sarili ko. So, sa second relationship ko yun, nagtira na ako ng mga 2. Ay, 2 na lang. Ay, bongga! Talaga naman, hugot pa more! Uy, pero ito naman sa album ni Ate Sabrina. Ano dito yung pinaka-paborito mong track? Kung pwede lang. Kung pwede lang. Bakit kung pwede lang? Para sa mga kapinas natin na hindi nakamanood ng letters and music kanina. Kasi kanina, pinag-usapan namin ito ng bongga-bongga. Eh, pag-usapan namin ito ng bongga-bongga. Kasi yung lyrics yung diba, yung kung pwede lang. Alam mo yung feeling yung gusto mo ibalik yung panahon. Alam mo yan, guys. Yung parang, ganyan, pero version. Ganun na nga. Kasi sabi mo, kung pwede lang, kung natutuwa lang ako. So, yung parang gusto mo, mahal ka na lang niya ulit. So, na-repeat mo ba yun ngayon? Ha? Na-repeat mo ba yun ngayon? Yung siya, first love mo, yung gano'n. Minsan kasi may gano'n, di ba? Kasi mga artist, masyadong emotional tayo. So, minsan may pumapasok na gano'ng feeling. Tapos parang sabi, saan yung galing to? Wala nang nag-trigger. So, sinusulat ko na lang. Tapos alam mo yung mga feeling na dapat di mo na lang na-feel eh. Oo, tapos bigla bumabalik siya. Ay, grabe naman. Diba't ganito? Inabas ko to, hindi ko pwede kwento. Kasi alam mo mali, alam mo ba yun? So, sinusulat ko na lang. Ay, ayan. So, nilabas ko rin naman sa public. So, alam na rin nila na na-feel ko rin pala yun. Diba? Basta huwag nila ipagkalak, guys. Sikat lang natin ito sa mga nakikita ang sarili mo 5 years from now? Friend, ang hirap niya. Alam mo, tumitinatanong ako niya. Hindi ko alam. Diba? Hindi ka tayo fortune teller, no? Kaya, diba? At saka hindi kasi ako planner. Diba? Hindi ka tayo si madam. Meron ba? Ikaw sa araw. Ako kasi wala akong planner, guys. Parang natutuwa ko. Yun sabi ko sa iyo kanina na, surprise me. Sabi ko, Lord, surprise me. Kung ano ibibigay mo sa akin. Hindi mo ba nakikita sa sarili mo na may family? In 5 years, no pa. Kasi pag nag-family ako, ang plano ko mag-retire na ako. Ay, talaga? Kasi ang plano ko lang, hindi ko pa alam yung years talaga. Pero alam ko na the moment I get married, mag-retire na ako sa ganitong business. Kasi focus ka na kay sa husband ko. Hindi pa ako mag-anak. Husband ko na. Ganun. Kasi enjoy ko na. Kasi nga, kasi strict yung parents ko. So right now, hindi pa nakapag-teach with a guy, na yung kamila. Hindi kami. Hindi pa ako nakakapag-family. Hindi, as in kahit with family, pwede, di ba? Pero pag kami lang, hindi pwede. Pwede. Talaga tayong mga kids. At least excited pa. Meron na kayong something to look forward to. Pag minyari kayo'y mag-asawa na. Di ba? Kasi mas ma-enjoy nyo. Parang yan naman yung side na hindi nyo na-enjoy habang kayo yung boyfriend, girlfriend ba? Ma-enjoy nyo na pag mag-asawa na. Tsaka alam mo, natutunan ko, dahil sa mga heartaches, sa mga sinunod kong ganyan, yung mga bagets mo, huwag kayo magmadaling in love. Yan. Hindi siya all funny. Kasi kung totoo, yung keme-keme lang ganyan, funny lang, pero huwag mong gito. For the sake of having a boyfriend, ayun. Huwag ka lang mag-self-destruct. Yung talagang keep a lot for yourself, hindi just something. Dapat kasi buo ka eh. Dapat buo ka. Tapos buo rin yung partner mo. Tapos mag-jive lang kayo. Hindi yung parang wala, kulang kapag wala siya. Dapat magka-complement na kayo sa each other. Ayan. Bongga! Bongga na!